guys, in today's video, pag-uusapan natin kung bakit ba kailangang zigzag ang route ng isang kalsada sa halip na straight na path sa isang bulubundukin area. Kaya kung interested ka, panoorin mo ang video na to. So ito guys, nakita ko na naman sa Facebook. So sa Facebook talaga, hindi lang siya puro pang entertainment, diba? Meron din siyang educational na part. Ito yung mga nakita ko sa Facebook na mga examples of mga roads na nasa uphill o nasa mountains na may mga zigzag na route. Ito, first example. Para siyang snake sa, ano ba yung game dati sa 3310? Yung snake? A snake! Yun, para siyang sa larong snake. Anyway, ang tawag sa mga ganitong klaseng kalsada ay hairpin road. Your road. At kung makikita nyo yung mga turns niya, nagre-resemble siya sa isang hairpin. So, di ba? Hairpin, maraming mga gring-gring. Ay, gring-gring, mga pikuliko. So, yun ang nare-resemble nitong mga roads na to. And kung makikita nyo yung turns ng mga road, is very close siya to 180 degrees. So, ganon, 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 ganon. Ba't ba palikuliko pa yan, i-consternate mo na lang yan? Eh, di less yung travel time. And also, mas maliit ang cost na pwede mong i-expend because straight lang ang path, diba? Wala nang maraming mga pasikot-sikot. So guys, may mga reason kung bakit ginagawa ang mga disenyong ganito. First, to reduce the slope of the mountain. So typically, makikita mo itong ganitong mga disenyo ng kalsada sa mga uphill o sa mga mountains, diba? Mountains. Sa mga bundok! Okay. So, mga engineers, nagde-design sila ng mga kalsada na may moderate grade. Ibig sabihin nito, hindi sobrang steep yung slope. So, ano bang purpose nito? Ang purpose nito is para hindi gaanong mahirapan ang mga sasakyan na umakyat ng kalsada at pagpababa na sila is mas maiiwasan mo mga disgrasya. So, ang range ng steepness ng road is from 8 to 10% na grade. So, ano bang ibig sabihin ng grade? Ibig sabihin yan is for every 100 meters sa distance is nag-change ng 10 meters ang altitude o ang height ng area. So, konting kaalaman lang, di ba ang slope is rise over run. So, ibig sabihin, height divided by yung distance, yun yung slope. So, kung height niya is 10 meters divided by distance na 100 meters times 100, dun umakukuha ang 10%. So, yan ibig sabihin ng 10% grade. Second, to provide adequate grip sa mga vehicle pagpataas na sila sa steep na road. So, hindi naman lahat ng tao may high-end na mga SUV o may mga off-road na vehicle, di ba? So, pag very steep ang kalsada, mahihirapan ang mga sasakyan na umakyat dito. Lalo na pag, kung may mga malalaking truck, o kaya may mga bus na may mga pasahero, di ba? So, pag paakyat yan, muungot dyan na. Pag paakyat, mahihirapan talaga yan sila. And pag papaba na yan, mas delikado na yan. The heavier the vehicle, mas kailangan mo ng higher or more braking power para makip mo yung vehicle from rolling down. So isa yan sa reason kung bakit kailangan mo ng ganitong mga klaseng disenyo ng mga kalsada. Eto guys, subukan nyo. Kung may mga uphill kayo na area dyan sa inyo, subukan mong tumaas dyan sa uphill na area na yan. Lakad ka pataas. Akyat, 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 akyat. Tapos lakad ka naman pababa. Then, subukan mo naman umakyat pero in a winding way. Like pa zigzag. Subukan mong ganyan, 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 ganyan. Ano mas madali? Yung pa-straight o yung pa-zigzag? Kung nasubukan nyo yan, comment down below kung ano ang mas madali. Kung yung pa-zigzag ba or yung straight path lang. Generally, mas madaling umakyat sa isang uphill area kung pa-winding ang path na susundin mo. So to guys, isa pang example. O yan, makikita nyo, di ba? Pwede naman daw mag-straight dito na ganito lang. Ba't pa nagpaliko-liko? So yan, isa yan sa mga reason para hindi ganun ka-steep ang slope. Pa. O yan. Kung top view kasi, makikita mo, uy, manong dinerecho na lang to, ba't paliko-liko ka pa? Pero pagka ano ka na, pag level na view mo to nakita, marami tong iba't ibang elevation. So, although possible siya na straight lang, but it will be more extensive and more expensive. Ang mga engineers kasi, nagdi-design sila ng mga road kung saan kinukonsider nila na dapat minimized yung cost and most efficient yung travel time. Also, kinukonsider nila yung option na may least impact sa mga existing na mga infrastructure. So, kung makikita nyo dito, siguro sa gitna nito may bundok. Kasi hindi nila ginawa, hindi nila dinerecho. So, ibig sabihin, may obstacle dyan sa gitna. So, ang ginawa ng designer nito is niroute niya yung kalsada paikot dun sa perimeter ng mountain. Although, it takes more time to travel, but it will cost less. Pwede rin naman, pero dapat marami kang budget. So, anong pwede mong gawin para diretsuhin mo yan? So, it's either magtayo ka ng tunnel or ng viaduct.
So tunnel, di ba, yun yung mga sa mga mountains, yung bubutasan mo para dumaan yun, para makadaan dun yung mga kalsada o mga sasakyan. So typical na yan, nakikita natin yan, di ba? So isa mo pang option is pwede ka magtayo ng viaduct. So ano bang viaduct? So ang viaduct is a type of bridge na may mga intermediate arcs or may mga support. So ang viaduct is para siyang series of multiple bridges. So yes, pwede siyang gawin, possible, but kailangan mo ng malaking budget para gawin yung mga structures na yun. Third reason, to balance earthwork quantities. So ano ba ibig sabihin nito? So binabalance mong cut and fill na quantities. Ano ibig sabihin nun? So cut, ibig sabihin yung mga lupang hinuhukay mo, yung fill naman yung mga tinatambak mong lupa. So as much as possible, sinisigurado ng mga designer ng difference ng cut and fill is less than 10% ng total volume na transport mo ng mga lupa. So ang purpose ito is para ma-maximize mo mga existing materials na nandyan. So it will provide lesser cost because maiiwasan mo na yung maghakot pa ng lupa kung saan man tapos itatambak mo dyan. Diba? Dagdag gastos na naman yun. So at least kung anong mga nandito sa existing area na to, yun yung gagamitin mo na itambak sa mga kailangan mong tambakan. So isa yun sa mga design criteria ng mga engineers. Fourth, to prevent accidents and it's for your safety. May tinatawag kasi tayong monotonous effect. So for example, nagdadrive ka sa highway. Tapos malawak yung kalsada, wala ganong traffic, walang mga ganong sasakyan, kitang-kita mo yung daan. So ikaw, may tendency ka na, uy, walang ibang sasakyan dito, papabilis ako nito. So tingin mo, safe ka. Tingin mo, kahit mag-speed up ka dyan, safe ka. But it is unsafe. Malay mo, may dumaan dyan na animal, hayop dyan sa daan. O for example, may bump dyan or may pothole dyan. Kung kampante ka na sa driving speed mo, edi mas malaki ang chance na maka-encounter ka ng disgrasya. So yung mga curves na yan, nagpo-provide rin yan ng control sa mga drivers. Then alam nyo ba guys, na kahit na hindi uphill yung mga area, kahit na flat surface lang yan, yung mga road designers, naglalagay pa rin sila ng curve sa mga highway o sa mga freeway. Para pampatanggal, ano ba, boredom, or para hindi makatulog yung mga drivers. Kasi pa diba pag straight-straight lang kalsada, lalo na pag automatic yung sasakyan mo, diba, aantokin ka talaga. So yung mga curves na yan, isa rin siyang precautionary measure na ginagawa ng mga designers para manatiling focused yung mga drivers. So ito pa guys, mga next example. O yan, di ba? So kung maglalagay ka dito from point A to point B na straight lang na daan, siguro nag-slide ka na dito. Siguro kung amusement park to, pwede yun. But para sa safety natin, kailangan gradual lang change ng slope. So next one naman, o di ba? O yan, straight lang daw. But tulad ng sinabi natin kanina, possible siya, but it will be unsafe. G. So guys, kung nagustuhan yung video na to, please hit that like button. Malaking tulong na yun para sa video na to at para ma-share pa to sa mas marami pang tao. Kaya hit that like button, smash that like button, okay? Alright guys, thank you very much for watching and see you in the next video. Bye!